usapan natin yung mga iba't ibang klaseng mga amo dito namin sa Taiwan o iba't ibang uri ng mga ugali ng mga amo dito ng mga caretakers sa Taiwan. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. And for today's video guys, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang klaseng mga amo dito namin sa Taiwan o iba't ibang uri ng mga ugali ng mga amo dito ng mga caretakers sa Taiwan. As in nga, diba last time na i-share ko na almost 6 years na ako dito nagtatrabaho sa Taiwan. So, marami-rami na rin yung mga napagdaanan kong mga amo, naging experience ko. Hindi ko na lang sasabihin kung ilan naman ang naging amo ko ha. Kasi, sana all nagtitiis. Kasi yung iba dito is 3 years, isang kontrata talaga nila natatapos na iisang amo lang. So, sana all nagtitiis, sana all nagtatagal, sana all nag-a-adjust. So, huwag na natin patagalin pa. So, pag-uusapan na natin kung ano yung mga iba't ibang ugali ng mga amo dito sa Taiwan. First is yung among seloso at seloso. Based lang din sa akin sa mga experience ko, na-try ko yung among ayaw kanyang pasuotin ng mga, yung naka-form talaga yung body mo sa sinusuot mong damit. Yung talagang bakat yung pet mo, yung bakat yung panty mo, ayaw na ayaw niya yun. So, meron din sa babae yun, selosa sila. Sa lalaki naman, seloso is yung pag yung may alaga, yung nag-aalaga ako ng ako. Or lolo, dito, yung lalaking matanda, is ayaw na ayaw niya nakikipag-usap ako sa ibang lalaki na mga matatanda. Ayaw na ayaw niya yun. So, gusto niya, pag-usap pa lang sa mga babae, sa mga kapwa mong caretaker na nandun kayo sa park, gusto niya, huwag kang makipag-usap sa ibang lalaki o ibang lalaking matanda. So, second is yung mabunganga. Parang, mostly naman talaga sa kanila is mabunganga. Kasi gusto nila yung lahat sasabihin sa'yo, lahat ganito, ganyan. Eh, alam mo naman yun. Ayok, tapos yung paulit-ulit. Paulit-ulit talaga sila sa mga bagay-bagay. So, parang, ano ba? Nakakarindi sa tenga. Yun yung ugali nila dito. So, third is yung expensive. 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 Yung palaging sinasabi, etong bagay na to, expensive. Kway, mahal daw, ganun. Kasi may alam, may ibang mga Taiwanese naman na marunong talaga mag-English. Kung ano yung kinain mo, ano yung ginamit mong bagay, sasabihin sa'yo, ingatan mo to ha, expensive, expensive, yun agad ang sinasabi. Tapos, pag may kinakain ka, or parang akala nila, hindi ka nakakain nun, or ino-offer sa'yo, sasabihin agad sa'yo, eto siya, expensive to, oh, mahal to, diba? So, parang ikaw naman, na tao, parang ayaw mo nang kumain, kasi, expensive, itatain mo lang din. So, ang fourth is, yung taga-custom. Isipin mo yung, kahit yung mga gilid-gilid lang ng mga, ng bahay, talagang iche-check yan. Talagang gaganininin yan kung malinis ba o hindi. Yung isang bagay na hindi mo lagay ng maayos, hindi sa center, or wala sa lugar niya. Ay, na-check siya, nalinis, tama, ganun, yun sila. Para sa taga-custom. Na pag hindi okay, tatawagin ka. Hindi approve sa kanila. Ang pang-fifth is yung pagiging kuripot. Pag pinabili ka ng pagkain, pinabili ka ng isang bagay, inutusan ka. Lahat ng sukle, ibabalik mo. Pagkulang ng 1 NT, 1 Taiwan dollar yan, dapat ibalik mo talaga sa kanya. Dahil yung 1 NT dollar na yan, mahalaga pa rin yan sa kanila. Diba? Sabi nga nila, hindi daw mabubuo yung 10 kapag wala yung isa. Kaya, every 1 NT is importante. So, ang pang-6 is yung pagiging perfectionist nila. Kahit sa paghihiwa ng gulay, dapat maayos. Dapat nasa tamang pag-slice. Dapat maganda ang pag-slice. Sa paghugas ng gulay, dapat nakaganito. Isang hugasan sa malinis na tubig, isang hugasan sa naka-sterilize na tubig. Lahat dapat perfect, ganun. Paglagay ng pagkain sa lamesa, paglagay ng mga chopstick, lahat dapat perfect. Dapat lahat detalyado. Ayaw nila yung kalat, ayaw nila yung... Kasi may mga ano sila, may mga paniniwala sila, lalo sa paglagay ng chopstick. Bawal mo siyang itusok sa... Bawal mo itusok yung chopstick sa kanin na may bowl. Bawal mong itusok yung chopstick sa bowl na may kanin. Kasi ibang ibig sabihin nun sa kanila. Number 7 is yung tanod.
alam mo yung ugali nila na pag sinabing umuwi ka, pagkalima na day off ka, pinalabas ka ng alas 7 ng umaga, dapat uwi ka ng alas 7 ng gabi. So, dapat sundin mo yun. Kasi pag lumagpas ka ng kahit 2 minutes lang or 3 minutes lang, yung nguso ng amo mo, bye! Talagang ang tulis na pag talagang hindi mo sinunod yung oras ng pag-uwi mo pag nag-day off ka. Pag oras naman ng pagising, dapat gumising ka niyan sa ganyang oras. Kasi nga, di ba? Time is gold. Time is gold. Dapat umuwi ka sa ganitong oras. Yung ibang amo, pag umuwi ka ng 7:20, na late ka ng 20 minutes, sa next day off mo niyan, ibabawas yan doon sa day off mo ng oras. So, kung ayaw mo mabawasan yung day off mo, umuwi ka ng sa tamang oras. Ang pang-8 is yung among iasa. Iasa sa'yo lahat. Pagkuha ng tissue, pagkuha ng towel, pagkuha ng chapstick, pagkuha ng mga anik-anik ng mga sausawan o mga ano-ano pa dyan, na pwede na lang sila ang maglakad, pwede naman sila ang magkuha. Walang mga pate, walang mga kamay, na para talagang tatawagin ka pa talaga na ito, kunin mo ito, ganito, ganyan. Ikaw may trabaho ka, bakla? Ang pang-9 is yung palautos. Alam mo yung ugali nilang, ito may inuto sa'yo. Pag matagal mong nagawa, or matagal kang natapos, magsasabi sa nila agad, ang bagal mo naman. Tapos, pag may isa na namang bagay na, ay may isang trabaho namang pinagawa sa'yo, tapos, ang bilis mong natatapos, sasabihin sa'yo, ang bilis mo naman, inayos mo ba pagkalinis? Inayos mo ba sa paggagawa? Ganun ba? Tapos naman, ang matindi, pag ganito, pag natapos mo na, may dalang may utos na naman, nakakaloka. May mga additional pa ng mga utos. Hindi mo pa nga tapos, hindi mo pa nga naumpisahan yung unang inutos niya. Meron na naman. Ito yung matindi sa pagiging palautos nila. Di ba may inutos sa'yo? Wala pang ilang minuto niyan, may iutos na naman sa'yo. Tapos, mga wala pang ilang tagang minuto yan, meron na may iutos sa'yo. So, hindi mo pa nga naumpisahan yung unang inutos, may inutos na naman sa'yo yung bago. Diba? Wait, hindi pa po ako tapos. Hindi ko po naumpisahan yung unang mong inutos. Dahan-dahan lang, hinay-hinay lang. At ang pang-10, ito yung pinaka-paborito ko sa lahat ng mga ugali rin dito ng mga Chinese, is yung wala silang pakialam. Talagang wala pakialam. May mga swerte ganito mga caretaker na yung mga amo nila is hati na lang sila ng pagkain sa bahay, titingnan na yung matanda, gano'n, kung malinis ba, or ginagawa ba yung trabaho mo, malinis ba yung bahay, hindi mo pinababayaan yung alaga mo, yung gano'n. Tapos, gano'n wala na. Wala na silang pakialam. Aalis, gano'n. I-check ka lang. I-update ka lang. Gano'n lang. May iba kasi na yung alaga lang nila yung kasama nila sa bahay. Tapos yung mga amo nasa ibang bahay sila. So, hanggang dito na lang guys. Salamat! So, huwag niyo pong kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa YouTube channel ko. So, sa mga kapwa kong OFW dito sa Taiwan, God bless everyone! Ingat-ingat po tayo kasi hindi pa po matapos-tapos yung COVID-19 na ito. So, mag-pray lang po tayo always. Tsaka laban lang. Tayo everyone!